Edukasyon sa pagpapakatao sa ika-apat na baitang. Tayo ngayon ay nasa ika-apat na markahan. Unang linggo. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa buhay mula sa Diyos, pahalagahan. Inaasahan natin na kapag natapos ang ating aralin, makapagbubuo ng paraan kung paano pahalagahan ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos, na isasakatuparan ang mga gawain at na ipapakita ang pagpapahalaga ng kaibahan ng tao sa hayop na parehong nilalang ng Diyos, at nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa at pagmamahal sa may likha. Sige mga bata! Subukan natin at gawin ang unang pagsubok. Panuto, basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Isulat mo ang iyong gagawin at ang dahilan sa bawat sitwasyon sa iyong kwaderno. Una, napanood mo sa telebisyon ang lawak ng pinsalang dulot ng bagyo sa Tacloban. Maaaring nangangailangan o maraming nangangailangan ng pagkain, gamot at damit. Ano ang iyong gagawin at bakit mo ito gagawin? Muli, isulat ang sagot sa kwaderno. Ikadalawa, si Lola Amanda ay 78 taong gulang. Mag-isang naninirahan sa kanyang bahay sa Barangay San Pedro, Vigan City. Nasa Sultan Kudarat ang kanyang mga kaanak. Napansin mong lagi siyang malungkot at nakatingin sa malayo. Gagawin? Dahilan. Ikatatlo, nasira ang bahay ng pamilyang Santos dahil sa malakas na lindol. Wala silang matutuluyan. Gagawin? Dahilan. Tuklasin natin. Alam ko na. Noon, madalas akong kumain ng fries at uminom ng soft drinks tuwing recess. Sa pananghalian, pritong manok o kaya ay sinigang na baboy lamang ang gusto kong kainin. Ayaw na ayaw kong makakita ng ampalaya, kalabasa, kangkong, o anumang gulay. Mas nanaisin ko pang kumain ng tsokolate mula sa refrigerator kaysa kumain ng saging o atis. Madalas ay nanonood lamang ako ng telebisyon o kaya ay naglalaro ng computer games. Mahilig din akong magbabad sa harap ng laptop at mag-upload ng selfie picture sa Facebook o makipag-text sa mga kaibigan. Madalas, puyat, pero ayos lang sa akin. Ikanatutuwa at masaya naman ako sa ginagawa ko. Ilang panahon ang lumipas, napansin ko na bumibigat ang aking timbang. Ako'y nagtataka, bakit ako nanghihina gayong malakas naman akong kumain? Bakit madalas sumakit ang aking mga mata? Parang kinakailangan ko ng gumamit ng salamin dahil lumalabo ang aking paningin. Madalas ay nagkakasakit ako, laging bugnutin at umiksi ang aking pasensya. Ang aking mga kaibigan, kamag-aral at pamilya ay napansin ang pagbabago sa aking ugali. Dahil sa mga pagbabagong ito ay bumaba ang aking grado. Iniiwasan din ako ng aking kamag-aral at kaibigan dahil madali akong mapikon sa mga biro na naging sanhi ng aking pagiging bugnutin. Naninibago ako sa mga nangyayari. Napagtanto kong hindi ito ang gusto ko. Hindi rin ito ang pinapangarap ko. Tandang-tanda ko pa ang mga pangaral ni inay at itay. Anak, ingatan mo ang iyong sarili. Handog ito sa iyo ng Diyos. Ang bawat handog ng Diyos ay dapat may kaakibat na pananagutan. Tama si itay, tama si inay. Wika ko sa aking sarili. O, sagutin na natin ang mga tanong mga bata. Una, ano-ano ang mga paboritong kainin at madalas gawin ni Adrian? Itala ang mga ito. Muli, isulat ito sa inyong kwaderno. Ikadalawa, paano makaapekto ang mga ito sa kanyang A. ugali, B. kalusugan, C. pakikipagkapwa-tao? Ikatlo, kung ipinagpatuloy ni Adrian ang ganitong gawi,
Ano kaya ang magiging epekto nito sa kanyang A. sarili, B. kapwa, C. relasyon sa Diyos? Alam nyo ba na ang biyaya ng Diyos ang pagpapahalaga natin sa kalusugan ng ating katawan at isipan? Ito ay nagbibigay daan upang malinang sa atin ang ugaling kumain ng tamang pagkain at magkaroon ng sapat na oras sa pagtulog, namamahinga at ehersisyo. Gayun din ang pagiging malinis at maayos sa ating sarili. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Sino man at lalo't higit ang Diyos ay magiging masaya kung inaalagaan natin ang ating kalusugan at pangangatawan. Handog ng Diyos ang ating buhay. Nararapat lamang na atin itong ingatan at pahalagahan para sa sarili natin at para sa iba na nagmamahal sa atin. Pagyamanin natin, mga bata. Suriin ang mga susunod na pangungusap. Lalagyan nyo ng check ang inyong kwaderno kung ang pinaniniwala ang sagot. Okay po, nakuha nyo ba? Lalagyan nyo ang number 1, check. Kailangan nyo isguhit ito, isulat ito. Okay po? Ako ba ay una, nanunukso sa aking kaklase? Madalas mo ba itong ginagawa paminsan-minsan o hindi mo ginagawa? Ikadalawa, namimintas sa pananamit ng iba. Ikatlo, nakikinig kapag may nagsasalita. Ikaapat, nagtatakip ng aking bibig kapag umuubo, bumabahin o naghihikab. Ikalima, nagpapasalamat sa taong pumuri sa aking pagbati sa bago kong kamag-aral. Ikaanim, humihingi ng tawag kapag nakakasakit ng iba. Ikapito, nagbibigay ng aking upuan sa nakatatanda. Ikawalo, nakikinig sa nagsasalita. Ikasyam, nakikipagunahan sa pila. At ikasampo, tinatawag ang kapwa-tao gamit ang kanyang pangalan. Sagrado ang buhay. Ito ay pinakadakilang kaloob ng Diyos sa atin. Mahalaga na maunawaan natin ang layunin sa buhay. Ang ating buhay ay hindi natin sarili. Ibig ng Diyos na ihandog natin ito sa ating kapwa o sa ibang buhay na kanyang nilikha. Ibig ng Diyos na ating padaluyin ang buhay para sa ibang tao. Kung gayon, pananagutan nating mahalin, igalang, at pahalagahan ang ating kapwa. Maraming paraan upang pahalagahan natin ang ating kapwa-tao. Karaniwan sa mga ito ay ang pagtugon sa kanilang pangangailangan sa panahon ng kahirapan. Madalas ang nangyayaring ito ay sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo, baha at lindol. Huwag din nating kaligtaan ang mga pagkakataong kailangan nila ng ating tulong o kalinga sa panahon ng kahirapan at problemang kinasusuungan. Naipapakita rin ang pagpapahalaga sa iba sa paglutas ng mga suliranin para sa kapakanan ng higit na nakararami. Ang pagpapahalaga sa ibang tao ay naipamamalas natin sa pamamagitan ng pagdamay sa kanila sa panahon ng kalungkutan, sa kanilang pag-iisa, sa mga panahong nangangailangan sila ng karamay. Sa kabila ng paghihirap at pagdurusa, nakasisilip tayo ng pag-asa dahil sa kapwang handang dumamay, tumulong at kumalinga. Muli mga bata, ito ay susulat sa inyong kwaderno. Basahin ang mga sitwasyon sa unang hanay. Sa ikalawang hanay naman, lagyan ng check kung ito ay ginagawa mo at X naman kung hindi. Sa ikatlong hanay naman, ipaliwanag ang dahilan ng iyong sagot. Gawin ito sa inyong kwaderno. Una, nag-i-ehersisyo ako araw-araw. Pangalawa, naghuhugas ako ng paa pagkahubad ng sapatos. Pangatlo, nagpapahinga ako pagkatapos ng pagdidinig ng mga halaman. Ikaapat, naliligo ako pagkatapos maglaro ng basketball. At ikalima, madalas akong kumain ng hotdog, tusino at barbecue. Sa iyong kwaderno, gumawa rin ng isang pangako o resolusyon
na nagpapayag ng mga gawain upang matamo ang kapayapaang panloob. Ito po ay muli gagawin sa kwaderno, ha. Pangako ko, tutuparin ko. Ako, ilagay ang inyong pangalan. Bilang isang nilikha ng Diyos ay nangangakong simula upang naniniwala ako na dahil lagyan ng inyong pangalan ang lagda. Kapag meron pa kayong oras, mga bata, sasagutin niyo din ito sa inyong kwaderno. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa buhay mo, sa kapwa mo, at sa lahat ng nilikha ng Diyos? Ayan, tapos na tayo, mga bata. Hanggang sa muli. Paalam! Muli, si Teacher Ella po.